So, kwentuhan lang tayo ha. Sino ho ba ang nagsasabi ng totoo patungkol po dun sa nangyari doon sa pinakamalaking, sabi ha, according to the news ha, pinakamalaking bypass operation na ginawa ng PNP. At may mga nahuli nga po na actually may nahuling sobrang daming shabu at marami din pong na-involve. Okay, yung isang nahuling parang pinaka-pulis na mataas ang posisyon na nasa drug enforcement ng PNP, eh, sabi ni Secretary Abalos, ito daw po ay pinalaya nung ilang mga kasamahan. Sa madaling salita, inarbor ika nga. Diba, yan yung mga laging usapan sa mga ano, inaarbor. So, inarbor po yung isang police doon na na-involve, di ba? So, ang tanong po dito ay sabi ni Abalos, ni Secretary Abalos, may mga involved daw na kapulisan, mga matataas na general ang parang nagpalaya o pinoteksyonan itong nahuling opisyal na doon sa bypass na ginanap. At ang nagsalita rin naman po yung mga pinangalanan ni Abalos na nagprotekta o nagpalaya doon sa Tolonges na opisyal. At sinabi nilang meron daw basbas ni PNP Chief Asurin yung pagpapalaya o yung parang kasing ano eh, parang gagamitin pa ata na for another operation. Okay, so ibig sabihin parang hindi naman pinalaya, parang ganoon na kasi nakita sumakay sa sasakyan eh. Parang ang tawag nila doon follow-up operation, ika nga, di ba? Banat by sergeant lang at hindi pinakamataas. Hindi ko naman sinabi po pinakamataas. Ang sinasabi po natin, yung official na nahuli ay may umarbor ng nasa taas na official. Ibig sabihin inarbor siya. Alam niyo ibig sabihin ng inarbor, parang may mga pumuntang official at pinalaya. Yun ho yung nangyari. Okay? So, may nangyaring ganun. At ang sabi nga ni Abalos, huling-huli sa video. Tama naman, nakita ko naman sa video na sumakay sa sasakyan, tapos nakaposas yun, tapos may mga lumapit na pulis, mga general, at paglapit sa kanila doon, nag-usap-usap sila, tapos tinanggalan ng posas. Ang dahilan daw nila ay para daw follow-up operation. Ibig sabihin, mag-ooperate pa uli yung parang pinalaya para ipain uli doon sa kung sino man ang plano pa nilang hulihin daw. Okay? Ang problema, sabi nung ano, itong mga quote-unquote alleged na umarbor, meron daw basbas ni Asurin. Diba? O, so, ang tanong ngayon dito, kung may basbas ni Asurin yun, sino ngayon na nagsisinungaling? 'Di ba? Ang problema ko, according hindi kay Asuri na, according sa press statement o yung press release ng PNP, they support the call of Secretary Abalos. Okay. Nung tinatanong ng media kung ano ang masasabi ni Abalos tungkol doon sa akusasyon ng mga umarbor o yung sinabi ng mga umarbor na may basbas ni Asurin, ni PNP Chief Asurin. Ano kaya ang masasabi ni PNP Chief Asurin? Sa ngayon, wala pang direktang sagot si PNP Chief Asurin. Ang sumagot tamang po yung kanilang parang yung spokesperson lamang ng ano ng PNP through a statement. So it's going to be the words of this alleged umarbor na mga general and the words of Secretary Abalos, di ba? So, sir, di ba po dapat may paper siya kung papalayaan kung sino man? Oo. Actually, may point ka dyan. Unless, hindi natin alam kasi minsan mayroong mga black ops, di ba? May mga ganyan-ganyan. I don't know if black ops exist in our country. I'm not sure about that. Pero, di ba, medyo, minsan kasi may ganun, mabilisang usapin. Kaya nga, yan ang problema kasi di natin alam, baka naman talagang sabi ng mga alleged na mga umarbor, baka totoo. Kung totoo yun, ang problema,
bigla silang nilaglag nung nagkahulihan. Eh, di ba? Hindi natin alam. So, alam mo ang ano dito is dapat magsalita to sa PNP Chief Asurin, eh. Di ba? Ano ba ang totoo bang may or, may basbas niya o wala? Di ba? Kung may basbas niya, eh, bakit hindi niya pinanindigan na may basbas niya yon? At bakit nila inalaw yon? Is it even legal? Kasi tandaan ninyo, ha, ang police is, ano lang yan eh, they execute the law. Eh kung may nahuli na, sabi nakita na, nahuli on the spot, eh, according sa law, eh, dapat silang hulihin. Hindi sila dapat pakawalan. Diba? Hindi sila pwedeng gamitin sa another operation. So malaki talaga problema dito. Ngayon, ang problema nga lang, pag nilaglag sila, kunwari totoo man ha, kunwari man ha, totoo, at nilaglag sila ni Asurin, yari ho yung mga general na sumunod. Kaya nga sabi ko, grabe, ang hirap po nitong sitwasyon ng bansa natin patungkol ho sa droga. Tama talaga si Pangulong Duterte. Ang droga, sindikato talaga yan eh. Diba? Talaga medyo mahirap. Mahirap po talaga masawata itong droga na ito. Kaya, ay nako. Anyway, I really hope maayos ito. Pero ako kasi, I'm giving the benefit of the doubt kay Secretary Abalos at saka dito sa mga PNP na in-allege na nag-ano na umarbor. Kaya lang, the video speaks so much eh. Wala eh. Kitang-kita dun eh, na nakaposas, inilagay sa sasakyan kasi hinuli nga. Tapos nilapitan sila ng mga opisyal, tinanggal yung posas, tapos pinaalis. Eh naku, napakahirap po niyan. Diba? Mahirap po yung huling-huli sa video eh. Kaya nga siguro, kung kayo ay pulis, at sinabi ninyong may basbas ng PNP chief niyo, hingan nyo ng memo. Kasi pag walang memo, patay. Diba? So, actually, kung iisipin mo nga, may part nga din doon na parang nakakaduda eh. Baka mamaya, naglalaglagan lang kasi nagkakabukingan. Baka ganun, meron talagang mataas na involved na official, tapos kalagitnaan ng ano, nagkabukingan, kaya nilaglag. Pero kung mas part sa akin, mas naniniwala ako kay Secretary Abalos. Ito, hindi naman sa ano ha, pero kasi kung siya yung involved, bakit niya pa ibubuking yung buong magpe-presscon siya doon, di ba? Ala naman sinadya niya mag-presscon para lang pumogi siya. Ala naman sinadya lang niya mag-presscon para gumanda ang kanyang pangalan, tapos ilaglag yung mga kasamahan. Kung sakaling involved siya, hindi ko sinasabing involved siya, di ba? Eh, pera na yun, laking pera nun, kung sakasakali. So, I don't think balancing between nagpapapogi siya at saka doon sa laki ng pera, I don't think i-risk mo yun eh, di ba? Yung pera mo, laki-laki na eh. Ba't ka pa magpapapogi? So, hindi sa tingin ko, hindi pagpapapogi yung ginagawa niya. Sa tingin ko, talagang ginawa lang niya yung trabaho niya. At ang tanong na lang dito, sino nagsasabi ng totoo? Itong mga general na ng Arbor? O, diba? O itong si PNP Chief Asurin. Sino sa kanila ang talagang may involvement? O, kung, kasi dapat ngayon pa lang, i-deny. Talagang i-deny po ng ating PNP Chief na wala akong utos na ganyan. Ayun o, tinan nyo, grabe ho yung ano. Diba? Dito sa amin sa Davao de Oro, grabe na drugs. Oo, grabe nga eh. Alam mo, tama talaga si Pangulong Duterte. Kaya dapat talaga, sa susunod na iboboto natin, medyo ano ho tayo ha? Medyo bumoto ho tayo ng matino ha? Kasi, ako wala naman akong ano eh. I mean, may mga part na maganda yung ginagawa ni PBBM. Meron naman, meron. Siguro mga 10% to 20% yung magandang ginagawa niya. Pero malaki part sa ginagawa niya talaga yung sin of omission, di ba? Hindi ho siya, hindi niya nagagawa na ano eh, panindigan talaga yung laban sa droga na tulad ng ni Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ho talaga pwedeng kamay na malambot pagdating mo sa
sa ano eh, sa laban sa droga eh. Kailangan po eh kamay na bakal. 'Di ba? Yung mga artista po dito. Oh, ayan no. Oh, mga artista. Ayan no. Oh. Mga sira ulo ba? Prong-prong 'o yan, prong-prong. Mga prong-prong. Mga prong-prong. Kokorokake. Prong-prong. Ikimasho. Ikimasho, di ba? Ito na si Sapso. Tulog. So, live! Ano ba yun? So, goy, Byron famous na. Nasaan? One day, 1,000,000 views. Dahil yan sa motivational, guys. Ayan, so, panoorin niyo po yung motivational rise comment natin. Nasaan na yung Mount Fuji dito? Tatago. Ayun lang. So, okay. So, maraming salamat. Kita-kits tayo mamaya, ah. Sa iba pang mga usapan natin dito. Okay? Magra-ride muna kami dyan, no? Dyan sa malupit na ride. Nax. Tsaka dyan. Tsaka dyan. Yung iba kasi ito, sarado eh. Kasi malakas daw ang hangin ngayon, kaya sarado. Dito lang tayo. Asan na yung horror house? Gusto ko yung horror. Tatakutin ko sila.